Yo, yo, welcome back to my channel, and now you're watching Juan Kuzina. So for today's video is I'm gonna show you in how to prepare the famous Rellenong Bangus, or known as stuffed milkfish in English. So yeah, let's proceed with the process. So first thing is ato na siyang i-fillet. So atong ibuwag ang iyang unod sa iyang panit. So this is a bit more delicate process because panit sa bangus, dali gina siya magisi. So much better if you'll be using an object na imong i-kuot sa ilaw, mana is like spatula or something adili mga hait. So after nato siya ma-fillet, dara nagawas na nato ang iyang bukob, ang iyang unod. So dara ang finished product sa pag-fillet nato or pagkuha sa unod niya. So always remember nga maghinay nga dili gyud siya magisi, kay mo reflect na siya later on inig prito nato kung naa siya'y buho or gisi, kay mabugasgak na dito yun niya iprito nimo. So set aside sa tunatong unod later on. So ato saning i-marinate ang iyang panit. So basic ra, paminta, and then tuyo, and then nagbutang sa cooked fish sauce, and then walang nako na video higi, butangan sa din na nako siya lemon para ma-lessen na to gamay ang laksi sa isda. So yeah, and after that set aside, andam to sa itong mga basic na lamas. So dili kita daghan ng panakot this time. So but it's optional na uban nga daghan sila gibutang, but ako mora niya akong ibutang katong green peas nga pre-made na, o carrots, and then ahos, and then ang atong gold nga sibuyas, o atchal, or red bell or green will do. So it depends kung asa ka mas pabor o kusay available sa iyong kusina. So yeah, ako nang gilimpyuhan kay mo na siya yatong hiwaon unya. And then before dako naghiwa, ako sang gi-drain ang green peas. So nailang klase-klase sa atong green peas. So nang ako kana siya kanang medyo loose pa na, say medyo green, or normally mapalit yung sa mall nga kanang naka 1 kilo na siya. So ako dilata lang. So okay, nga rin na to sa paghiwa na to sa lamas. So ang lamas is mura ni siya ginamay style. So dapat ting anay mo pagkahiwa. Nakapino na siya, kay isagol man na nato later on, mag-iato na itong buwag ng mga bukog sa katong kuha na itong ibang gina sa bangus. So na, red bell green ako na sa tingin na anakot. So pinuhuli mo siya kay para pilita matukan o pilisan siya magpukulipo later on sa tiyan sa bangus. So ang carrots, ingani po, kung aanay siya before ni mahiwaon kay para inig hiwa ni mo, as you can see, even siya, the same sa uban ni lamas. So mas dali siya para ni mo. And then nahuman na tagpanghiwa sa lamas, so ato na siyang pabukalan karon. So mo ni siya ang third step is ato na siyang i-steam. Supposed to be i-steam ni siya, pero wala mo ko steamer good karon. So maybe next time if makapalit ako. So yeah, hopefully if you still watching in this video right now, as of the moment, so please don't forget to hit the like button below and subscribe. So yeah, ato siyang pabukalan. Ang purpose is dili kay nato siya overcook, gamay ra gyud kay ang akong gipakayo ni ana kay para di isad siya malugmo. Ang purpose kay para di ta maglisod later on ining panguha nato sa bubong. So yeah, ana, balihon nato, gitubot tangan ta sa nako siya tubig, kay kun dili mo siya tubigan, masunog na siya. So yeah, this time right now is mag-debone na ta sa kuan sa bangus. Kuhaon na nato ang kato mga small parts nga na yung mga bukog niya, kay siyempre mabukog niya tayo kaon ana. Pero kanang mga gagmay jud kayo, it's okay, di na kayo na nimo tilukon, okay ra na kay maputol ra man na later on itagod na to. Kaya to man na siyang hiwaon. So kanalang yung mga dagko nga kanang kuan ba, sakit-sakit sa tutunlan ni Tony mo. So yeah, after pila ka attempts or di ana eh, na ato nang na debone tanan, nakuha na nato ang mga bukog dito sa kuan, bangus nga atong gi pabukalan ganiha. So next step is magitas gisa ta sa atong lamas. So na cut yun na ko, wala din ako na apil og video ganiha ang kuan. Pag gisa sa lamas, so automatic ta ambak na yung tadiri sa kuan.
na nasa carrots o sibuyas. So, ato lang na siyang gisalon. And then, ang purpose dahil nga nung giuna, giapil na kong gisa sa lamas ang carrots. Kaya ang carrots is medyo gahi siya gamay. So, dapat ato siyang pakuratan sa kayo. Kaya kung ato siyang inungan, together with anang green peas and so on, is ang tendency, inig kaluto na sa uban nga kuan ang carrots is gahi pa siya. So, murag, anuyin kayo siya, inigkaon niyo mo, kayo ma-feel yun niyo mo, kayo medyo kahigay pa siya. So, yeah, that's one of the technique nga iuban ang carrots inigisa niyo. So, yeah, nagbutang na ko mga panimpla, pepper, and then seasoning, niya asin pod, na ikahuman na na, di rin yung kinadugay, kaya pre-cook na mandaan ng imong bangus. So, after pila ka minutes na butang na to ni mong mga lamas niya, imo na ng habuaon. So, imo ning ipa-cool down kay para imo ni atong i-cool later on case hindi mo sa pwede ato ibutang dayon na init pa siya. So, while waiting, imo cool down na kainit atong i-staff on niya later on sa bangus is mag-prepare tao butter. Mixture consists of cornstarch of flour. So, this is optional. Dako kayo ni siya gamit kay mauni siya imo hold sa panit. Sa imong bangus later on inigrito ni mo para dili siya dali mabungkag at the same time mapilit sa kaha. So katong wala mong good siya butter is may lagdaghan kay kag mantika na imong palutaw ni inigrito ni mo. But same sa kamuhay nga sakto ra nga mantika kung gigamit is dapat na good siya butter para dili siya mapilit sa kaha at the same time hold siya sa bangus nga dili siya dali mabungkag. So, I'm gonna show it later on how to do it, but this time, nagbutang na ta sa atong filling diha sud sa bangus. So, murag itagaduwa-duwa aning rellenong bangus kay atong kuhaon ng yung unod, human ato na sang ibalik sa yung tiyan. But, yeah, this is the true essence of cooking. So, though it's very delicate, but you'll see how you're going to enjoy while you're preparing your food. So, right now is ngadto na ta sa mantika o sa kalapad ra og tong akong gigamit ana dili kay siya daghan. So, dara ang butter nga akong giingon ganiha. So, to test sa imong mantika nga pwede na nimo siyang prituhan is pwede ra ka mag-dip diha sa imong butter mixture. Dili mo ibutang dito once molutaw na gaya siya. So, which means init na, sakto na ang temperature sa mantika nga imong prituhan. So, dara ako na siyang gituyog. That's what I meant earlier nga ako siyang iligid-ligid diha kay para ini prito na ako. So makita ninyo niya kung unsa yang naw. So mura siya og kabantay mo ng isaw nga na ay butter mixture. So same ra sad siya sa bangus, but the purpose is para di siya mapilit sa mantika. Kaya ang tendency if mapilit sa mantika ang imong bangus, since panit na lang yun yung nagdagbida ani, taas og tendency nga katong ipangbutang nimo sa tiyan is mga tagak. So sayang kayo di nimo ma-achieve kung sa'y gusto nimo ma-achieve sa rellenong bangus. So it doesn't need to be perfect. So ang essence lang or ang purpose lang is you'll know how to do it in a proper way. So dara, gibali na nako siya. Ang kayo na to ani is dili dapat kusog jud, hinay lang, sakto lang, medium lang yun na kayo kay pre-cook naman daan ang nasa ilam na pila ra ba itoy capacity sa panit sa bangus nga dali ra man gani magising. So na, bali-balihon na nimo siya kay para ma, you know, ma-even ang pagkaluto niya. So mo na i-purpose sa butter as you can see, di ba? So wala siya nag-isi, puro maghihapon ang imong isda, di ka maglisod ng bali. So after a few minutes, ako na siyang haunon. So dara, money ang naong sa rellenong bangus nga gi-coat nimo butter mixture before nimo siyang prituhon. So di ba, ma-lift nimo siya sa tong nga dili ka magduha-duha nga kasi matagak o mabungkag siya kay as once again sensitive kayo ang rellenong bangus. Gamay ang gisi ana, mga tagak yun ang tanan feeling ana. So maglisod na ka o you know, achieve sa rellenong bangus. So ang paghiwa is ipaslant siya gamay. Okay, kung imo siyang straight away mga tagak ang feeling niya. So islant siya o gamay kay para yung ano, magdikit-dikit dihapon ang iyang feeling sa suod sa bangus. So just be careful lang sa paghiwa. Quick suggestion, gamit yun og hait nga kutsilyo. So dara ang atong homemade rellenong bangus. Wow! And so if you like this video, please don't forget to hit the like button below and subscribe, and see you in my next video. Peace, yo!